Ang kwento sa Biblia, ang talinghaga tungkol sa mga damo sa triguan. Mateo chapter 13 verses 24 hanggang 43. Muling nagbigay ng talinghaga si Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Pero kinagabihan, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masamang damo at umalis. Nang tumubo ang mga tanim at namunga, lumitaw din ang masamang damo. Kaya pumunta sa kanya ang kanyang mga alipin at sinabi, "Hindi po ba mabuting binhi ang inasik ninyo sa inyong bukid? Paano po ba ito nagkaroon ng masamang damo?" Sinabi ng may-ari, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng kanyang mga utusan, "Gusto po ba ninyong bunutin namin ang masamang damo?" Sumagot siya, "Huwag! Baka mabunit din ninyo pati ang trigo. Hayaan na lang muna ninyong lumagong pareho hanggang sa anihan. Kapag dumating ang panahong iyon, sasabihin ko sa mga tagapag-ani na unahin muna nilang bunutin ang masasamang damo at bigkisin para sunugin." Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa isang bahay. Nilapitan siya ng mga tagasunod niya at sinabi, "Pakipaliwanag po sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo." Sumagot si Jesus, "Ang nagasik ng mabuting binhi ay walang iba kundi ako na anak ng tao. Ang bukid ay ang mundo at ang mabuting binhi ay ang mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang masasamang damo naman ay ang mga sakop ni Satanas. Si Satanas ang kaaway na nagtanim sa kanila. Ang anihan ay ang katapusan ng mundo at ang tagapag-ani ay ang mga anghel. Kung paanong binunot at sinunog ang masasamang damo, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ako, na anak ng tao, ay magpapadala ng mga anghel at aalisin nila ang aking kaharian. Ang lahat ng gumagawa ng kasalanan at nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba. Itatapon sila sa nagliliyab na apoy at do'y iiyak sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ang matutuwid ay magniningning na parang araw sa kaharian ng kanilang ama. Ngayong mga naikinig, dapat ninyo itong pag-isipan."